kompletong kasaysayan ng isang binatilyong Pilipino na nabansagang the baby-faced killer. Bakit kaya niya pinatahimik ang buong pamilya niya? Ilang beses niyang sinubukang tapusin ang mga ito? Bakit niya hinampas at pinagsasasaksak ang sarili niyang kapatid? At tinatad pa ng saksak ang mga magulang niya na siyang pumutol pa sa spinal cord ng kanyang ama? Ano kaya ang nagtulak sa kanya upang gawin ito? Kilalanin natin si Sef Gonzales. Tara, alamin natin sa History Part 1. Panimula, ang magkasintahang si Teodoro, Teddy Gonzales, isang lawyer, at si Mary Loiva Josephine Claridades ay ikinasal noong 1977 at nanirahan sa Benguet, Baguio, kung saan sila bumuo ng pamilya. Matapos ang 3 taon ay binayayaan sila ng isang anak na lalaki. Noong 16 ng Setyembre 1980, pinangalala nila itong Sef, at pagdating naman ng 9 ng Hulyo 1983 ay ipinanganak naman ang bunsong babae nila na si Clodine. Nagpatayo ang pamilya ng isang 40-room hotel sa Baguio, ngunit winasak ng isang malakas na lindol, ang 1990 Luzon earthquake na may magnitude na 7.7. Ang katatayo lamang nilang hotel. Ilan sa mga naipit sa guho ay ang 10 taong gulang na si Sef na naipit ang paa. Takot itong nagsisisigaw para tulungan ng kanyang ama at dininig naman ito ni Teddy. Buong tapang nitong sinuong ang guho at nailigtas ang buhay ni Sef. Matapos gumuho ng kanilang kabuhayan at tahanan, ay nagdesisyon ang kanyang mga magulang na mag-ibang bansa at tumungo sila sa Sydney, Australia, kung saan naroon din ang ilang kamag-anak ng ina niyang si Loiva. Pagdating ng huling bahagi ng 1990 ay na-requalify na bilang abogado ang kanyang ama at nagtayo ng isang law firm na nag-i-specialize sa immigration. Naging matagumpay ito, kaya bumalin na rin ang kanyang mga magulang ng lupa sa North Rye. Kung titingnan ang kanilang pamilya ay masasabing malapit ang mga ito sa isa't isa at mukhang maganda ang relasyon. Gayunpaman ay stricto ang kanyang mga magulang bilang mga depotong katoliko at mataas ang expectation ng mga ito sa mga anak, particular na sa akademya. Ang gusto nila para kay Sef ay maging doktor ito o kaya abogado, taliwas sa pangarap ni Sef na maging isang musikero at singer. Pagkatapos ng high school ay dumiretso na si Sef sa pag-aaral ng medisina sa University of New South Wales. Ngunit pagkatapos ng 2 taon ay nag-drop na siya. Hindi nagtagal at tag-aral muli si Sef at nag-enroll naman para sa pag-aabuga siya sa Macquarie University. Ngunit dahil iba at malayo ang kursong kinuha sa pangarap niyang maging isang sikat na singer, ay hindi naging maganda ang gradong nakukuha ni Sef at nanganganib na ma-expel. Kaya naman upang mapagtakpan ito ay binago niya ang kanyang grado bago ito ipakita sa kanyang mga magulang. Sinasabing inalok pa umano niya na gawan din si Clodine ng pecking grades. Ngunit tumanggi ito na pag-alamang nag-submit si Sef ng ilang medical certificate sa 4 na lecturer niya sa eskwelahan kung saan nakalagay na nagkasakit siya ng upper respiratory infections upang subukan na mabigyan siya ng supplementary exam para maipasa ang 4 na bagsak niyang subject. Dahil alam niya na pagdating ng 20 ng Hulyo ay darating na ang liham ukol dito sa kanilang tahanan. Isang araw sa kanilang law firm kung saan nagtatrabaho si Sef bilang part-time paralegal ay napagalitan siya ng labis-labis dahil isinumbong na pala ng kanyang kapatid ni si Clodine ang matagal nang hindi pagpasok sa eskwelahan ni Sef at peke lamang ang pinapakitang grade sa magulang. Binantaan siyang tatanggalan siya ng ilang pribilehyo gaya ng sasakyan niyang Ford Festiva at malaking allowance. 4 na araw bago ang pagpatay, pinagtalunan naman ni Sef at ng kanyang ina ang kanyang nobya. Mahal na mahal ito ni Sef. Katunayan ay sinulot niya ito ng 2 linggo mula sa boyfriend nito. Sa panahong nagdi-date sila ay pinaulanan niya ang babae ng pagmamahal. Pinangakuan pa niya ito ng engagement at binigyan ng kwintas na mga inakaukit na letrang G. Pagkatapos ay ipinakilala pa sa kanyang ina. Ngunit hindi ito inaprubahan ng ina. Sa kadahilan ng 4 na taon ang tanda nito sa kanya at masyado na daw itong matanda. Binantaan siya ng kanyang ina na tatanggalan ng mana kapag ipinagpatuloy ang pakikipagrelasyon niya sa babae at palalayasin pa. Napilitang makipaghiwalay si Sef sa kanyang nobya na bumalik sa ex-boyfriend nito na siyang labis na ikinalungkot ni Sef. Hindi lamang si Sef ang pinag-iistriktuhan ng kanilang mga magulang. Maging si Clodine ay hindi din nakaligtas. Dati na din itong binanta ang tatanggalan ng mana kapag ipinagpatuloy ang pakipagrelasyon sa nobyo nitong hindi rin aprobado ng kanilang mga magulang dahil wala itong permanenteng trabaho. Dahil dito ay ipinadala si Clodine sa isang kamag-anak sa Melbourne upang doon tapos
tapusin ang pag-aaral ng high school. Araw ng pagpatay, 10 Hulyo 2001, bandang 4 p.m. ay umuwi na si Sef mula sa kanilang law firm. Panahong ito ay nilimitahan na ng kanyang mga magulang ang paggamit niya ng kanyang Ford Festiva. Kaya paminsan-minsan ay nagbabas si Sef papunta sa universidad. Isang bagay na ayaw niyang ginagawa. Pero sa araw nito ay dala niya ang kanyang sasakyan at nakarating sa kanilang bahay sa North Ride matapos ang 30 minuto. Armado ng baseball bat at dalawa sa pinakamalaking kutsilyo na available sa kanilang kusina bago tumungo sa kwarto ng kanyang kapatid na si Clodine, nakaka-18 lamang kahapon. At kinabukasan ay babalik sana muli sa Melbourne. Pagpasok sa kwarto ni Clodine ay saktong inabutan niya itong nakatalikod at nagbabasa. Sinakal niya ang kapatid mula sa likod bago ito hinampas ng baseball bat ng mga 6 na beses sa ulo bago pagsasaksakin ang tiyan. Base sa defense wounds na nakita kay Clodine, ay nakita pa nito ang kanyang kuya na pinapanood lamang siya habang unti-unting binabawian ng buhay sa malamig na sahig. Pagkatapos ito ay naghanda na si Sef para sa susunod niyang biktima, ang kanyang kontrabidang ina, na hinintay niya ng isang oras. Pagdating ng 5:30 p.m., kakapasok lamang ni Loiva sa bahay nila at hindi pa man nagtatanggal ng kanyang sapatos at nailapag ang kanyang handbag, ay agad na siyang sinugod ni Sef sa kanyang sala at gamit ang kutsilyo, hinataw niya ang kanyang ina sa mukha, dibdib, tiyan at leeg. Ang tuluyang kumitil kay Loiva ay ang nahiwang windpipe niya. Base rin sa mga defense wounds niya, ay nakita pa niya ang kanyang anak na si Sef. Ikinalat pa ni Sef ang laman ng handbag ni Loiva para pagmukhaing pagnanakaw ang motibo. Pagdating ng 6 p.m. ay dumalaw naman ang kanyang tiyahin na si Emily Luna sa kanilang bahay kasama ang anak na lalaki na kanyang sinundo mula sa eskwelahan. Pagbaba sa sasakyan ay nag-doorbell si Emily ngunit walang sumagot. Nagtataka din siya kung bakit walang tumatahol na aso, gayong mayroong 6 na maliliit na aso ang pamilya Gonzales sa loob ng bahay. Napansin niya ring nakapatay ang mga ilaw kahit nandoon ang sasakyan ni Sef at Loiva. Sumilip siya mula sa bintana at may nakitang parang gumalaw. Ngunit naisip niyang sampayin lamang ito ng coat. Papasok sana si Emily mula sa pintuan ng garahe, ngunit may naramdaman siyang tilang kakaiba. Kaya umalis na lamang siya at umuwi sa bahay. Bago paghandaan ang susunod at huling target niya, ay nagpalit muna si Sef ng damit, isang tracksuit at sapatos ng kanyang ama upang mapagtakpan ang dugo ng ina at kapatid. Pagdating ng 6:50 p.m. ay dumating na si Teddy na nagtataka dahil 2 beses pa siyang tumawag at walang nasagot sa telepono ng kanilang bahay nang subukan niya itong tawagan. Pagpasok pa lamang ng pinto ay inatake na siya ni Sef sunod-sunod at walang pag-atubili sa dibdib, leeg, likod at tiyan. Isa sa mga saksak na ito ay bahagyang pumutol sa kanyang spinal cord. Napuruhan din ang kanyang puso at baga. Nagtamo si Teddy ng mga defense wounds. Indikasyon na nakapanlaban pa ito bago tuluyang mapuruhan simula ng pagbabalat kayo. Nang mailigpit na ni Sef ang mga sagabal sa kanyang buhay ay naligo na siya. Nagpalit ng damit at sapatos bago idinis pa siya ang mga armas, damit at sapatos na ginamit niya sa pagpaslang sa kanyang pamilya. Nag-spray paint din siya ng katagang F of Asians na may KKK pa sa ibaba ng pader upang pagmukhaing isang hate crime ang naganap. Bilang alibi na kanyang pinlano noong gabi bago ang pagpatay, pumunta si Sef sa bahay ng kanyang kaibigan na si Sam Dasilo upang kumain sa Planet Hollywood at tumambay sa isang video game center na kalapit nito. Sa kanilang pagmamaneho papuntang Planet Hollywood ay sinigurado niyang maikwento kay Sam na buong hapon siyang nagmamaneho habang hinahanap ang bahay ng isang kaibigan. Walang kamalay-malay si Sam sa karumaldumal na krimeng ginawa ng kanyang kaibigan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Sef na bukod sa kanyang tiyahin na si Emily ay nakita din ng isang kliyente ng kanilang ama na pumunta sa kanilang bahay bandang 4:10 p.m. hanggang 4:30 p.m. upang mag-abot ng mga dokumento ang sasakyan niyang blue na Ford Festiva na may plate number na SEF-80G sa paradahan ng kanilang bahay. Pagkatapos kumain at tumambay ay inihatid na ni Sef si Sam sa kanilang bahay bandang 11:45 p.m. bago umuwi sa kanilang bahay. Kinala ng mga pulis ay ayaw ni Sef na siya ang makakadiskubre sa bangkay ng kanyang pamilya. Ngunit kailangan na niyang simulan ang best acting performance ng kanyang buhay. Tumawag siya sa emergency hotline, umiiyak at napapasigaw sa panic ang tinig. Sinabi
sabi pa niyang binaril ang kanyang mga magulang upang palabasing hindi niya alam na sinaksak ang mga ito at dinatnan na lamang niya nang ganoon ang kondisyon nila. Matapos tumawag ay nagsisisigaw naman si Sef para sa kapitbahay nitong si John. Nagpapanik na hinahampas ito ang aluminum na pader sa pagitan ng bahay nila. Sa pagitan nito ay narinig ni Shane Hanley, isa pang kapitbahay, na nanonood ng TV ang komosyon at pinuntahan si Sef. Halos hindi ito makabuo ng isang pangungusap sa gitna ng pag-iyak at pagsasalita nito. Napagtagpi-tagpi na lamang nila ang mga salitang binaril ang pamilya nito at namatay na. Tumawag ng ambulansya si John habang si Sef naman ay nag-iiyak sa sahig ng driveway nila at sinusubukang kalmahin ni Shane. Ilang segundo lamang ang pag-iyak niya ay biglang tumakbo si Sef. Sinabing marunong siyang mag-CPR at tumakbo sa loob ng bahay nila. Sinundan siya ni Shane. Unang tumambad sa kanila ang katawan ni Teddy na halatang hindi maisasalba dahil sa lala ng sugat sa dibdib nito. Sinubukang pigilan ni Shane at ilayo si Sef ngunit nagpupumiglas ito at pinuntahan ang ina sa sala. Pinipilit gisingin ni Sef ang ina ngunit gaya ni Teddy ay punong-puno din ng malalalim at malalang saksak si Loiva. Bago bumalik sa bahay niya, ikinatatakot ni Shane na maaaring naroon ba ang mga salarin. Kaya hinikayat niyang lumabas ng bahay si Sef na nagiiyak at pabalik-balik sa ina at ama nito. Bago bumalik sa bahay niya at tumawag sa emergency line. Bago makarating ang ambulansya, pasado hating gabi ay naikwento na ni Sef sa mga kapitbahay kung paano niya niyakap ang mga bangkay ng kanyang pamilya at sinubukan pang i-resuscitate si Clodine upang mapigilan ang pag-agos ng dugo nito. Ngunit halos walang dugo sa damit niya maliban sa kanyang sapatos nang datnan ng mga otoridad at medik. Awang-awang dinamayan ng mga kapitbahay si Sef lalo na nang makita nila ang nangyari sa pamilya nito. Kumbinsido sila sa acting ni Sef. Humingi pa ng rosary. Sinabi ni Sef sa mga otoridad na mayroon siyang nakitang dalawang lalaki na tumatakbo palayo galing sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya ito namukaan. Pero ayon na rin sa kwento ni Sef, maaaring ito ay ang dalawang kalalakihang agresibong nag-overtake sa sasakyan nila para lamang sigawan sila ng bloody Asians. Habang pauwi ang kanyang buong pamilya na nag-celebrate ng 18th kaarawan ni Clodine. Ito at ang nakasulat sa pader ay tumutugma sa posibilidad na isang racial hate crime ang nangyari. Kumalat ang balita at matapos ang ilang araw ay nanawagan ba sa telebisyon si Sef. Pinakikiusapan ang mga pumatay sa pamilya niya na sumuko na. Nag-offer pa siya ng 100,000 Australian dollars bilang reward sa makakahuli sa mga suspect. Hanggang dito na lang. Abangan sa part 2 kung paano nadiskubre ng mga investigador na si Sef ang may sala at kung ilang beses niya nang sinubukang iligpit ang kanyang pamilya. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.